Medyo mahaba ang alaman ko. Dahil may kasamang patutuo. Mga kaibigan, mga kapatid, nagtataka po siguro kayo kung bakit ako nandito sa inyong harapan. Dahil alam naman po ninyo na ako po ay nasa kabila. Ngunit bakit ako nandito? Ang totoo, hinahanap ko ang mga bagong tao o bagong nilalang na ang namamayari sa kanila ay kagandahang loob o pag-ibig na pinananahanan ng Panginoong Hesukristo. At yan ay aking natagpuan dito sa Back to Christ na pinamumunuan ni Brother Rowell. Bakit po ba sinasabi kong natagpuan? Samantalang ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Hesukristo, ay Diyos na hindi nakikita. Bakit nakita ko ba? Nakita ba ng aking dalawang mata? Ang katotohanan, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay Diyos na hindi nakikita, ngunit nararamdaman at buhay na buhay. Noong pong panahon ni Elder Beth, pag may concert sa Nueva Ecija, madalas po akong tinatawag nila upang maghayag ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan, inuulit ko po, lagi akong tinatawag ng ni Elder Bear na magsalita ng salita ng Diyos. Ngunit paminsan-minsan, hinihipo ako ng Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Yesu Kristo, ano po ba ang pakiramdam kapag hinihipo ng Espiritu ng Panginoon Yesu Kristo? Kinikilabutan ko ako. Tumatayo ang balahibo ko sa bako. At para akong lasing, ang aking isip at diwa ay parang lumulutang sa hangin. Yan po ang nararamdaman ko kapag hinihipo ako ng Panginoong Hesukristo. Ngunit dumating ang araw na iniwan na tayo ni Elder Bear. Umalis na siya. Ang Back to Christ ay nahati sa dalawa. At doon nga po ako napunta na ang sinasabi sila raw ang totoo dahil kumpleto ang kanilang mga baluti. Samantalang dito daw kay Brother Will, ulang ang baluti. Tinatawag din po tinahamong palagi doon upang maghayag ng salita ng Diyos. Sa dinami-dami po ng paghahayag ko roon, kahit isang beses, hindi ako hinipo ng bugtong at buhay ng Diyos. Panginoon Jesucristo. Ngunit, nang ako ay mapunta sa San Juan, San Jose City, kung saan may gawain si Brother Rowell, tinawag ako ni Brother Will at ako'y tinanong. Ang sabi ni Brother Will sa akin, "Brother, bakit nandito ka?" Ang sagot ko po, "Dito ako dinala ng bugtong at buhay ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat." Kinilabutan po ako. Tumayo ang aking balahibo sa bato. Ibig sabihin, nandito ang Panginoon. Samantalang doon sa kabila na sinasabi kong wala, doon ang Panginoon. Talaga naman kong wala dahil hindi ko po naramdaman ang mga ugali namin doon. Nagsisira-siraan, nagtatalo-talo, kanya-kanyang palapag sa namumuno,
Mabuti ang sinasabi. Pagkaharap ka, masama ang sinasabi. Pag nakatalikod ka, yan ba ay sa buntong at buhay ng Diyos? Panginoon, hindi po ba sa masamang espiritu ang ganyang pag-uugali? Kaya ang nandoon, masamang espiritu, hindi ang buntong at buhay ng Diyos. Panginoon ng Kristo, ang masakit pa po nito, yung isa namin na sister, sinapian ng masamang espiritu. Ang pangalan niya, Joy San Pedro, umiinom ng langis. Nag-i-sponsor pa ngayon. Dahil sa kanya, ang aming revelation, nagkagiba-giba, nagkawasak-wasak. Bakit sinasabi kong nagkagiba-giba, nagkawasak-wasak? Kung saan-saan sumisimba ang aming mga miyembro. Kapag po ako nagdudoktrina, napakahiray. Walang ginawa kundi maningil ng harana. Gawain ba yan ng isang taong nagpupuwit para ng sapag ito? Noong panahon ng pandemic, nag-sponsor, napakabili ng dumis. Ang sabi niya sa akin, bibili pa ako ng dalawa. Mag-i-sponsor ako kasi napakabili ng dumis. Ang sabi naman ng aming kabrother na dating nag-i-sponsor, mag-i-sponsor din ako. Eh, nagagit. Sponsor na ako. Mag-i-sponsor ko. Kapag ang matanda na yan nag-sponsor, aalis ako rito, isasama ko ang aking mga kabrother, ang aking mga kasister. Dahil ayaw namin na mabawasan kami, hinayaan namin na siya ay mag-sponsor. Ang matanda, dahil hindi alam ang gagawin, hindi makapag-sponsor. Ngunit pagkaraan ng isang buwan, ang sabi ni Brother Will sa kanyang palakuntunan, wala nang bisa ang langis. Ang madisa, kumuha ka ng isang basong tubig. At isaw-saw, at inagay mo ang power item. Yan, ang madisa. Kaya yung pong aming kabrother, may sugat sa paa. Dito sa ibabaw ng paa, yung sugat na. Ang sabi niya sa akin, Brother Paul, kumuha ka ng tubig. Isang basong tubig. At ilagay mo ang power ID. Ito ay makakagamot na sa malubhang karamdaman. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng langis at pinuhusan ko. Hindi ko sinunod yung sinabi ng matanda. Dahil pandemic noon, bawal ang samba, bawal ang tipo-tipo. Di wala pong samba. Makalipas ang isang buwan, isang kagulat-gulat, kamangha-mangha, kagina-ginalas, kataka-taka, kagimbal-gimbal na pangyayari ang ibinalita sa akin. Yun pong paa ng aming kabrother, pinutol ng doktor kasi malala na ang sugat. Hindi po ako nagbibiro o nagpapatawa. Totoo po ito kung gusto nyo. Sasamahan ko kayo, nakikita nyo, yung ating kabrother, iisa na lang ang paa. Makalipas ang isang buwan, may balita na naman na dumating sa akin. Yung natitira sa pinutol na paa, puputulin na naman. Umabot na po hanggang silip. Ang sabi ng mga anak, si ina, si tatang, masyadong nalalig sa langis. Dilig na dilig po ang aking dalawang pera. Ang simbahan namin nasa tabi po ng bahay ng matanda. Ako'y hiyang-hiya sa nangyayari. Kaya po, buhat noon, hindi na ako sumimpag doon sa aming revelation. Ang masakit po, mga kaibigan, mga kapatid, tunay na ang masamang espiritu ay dumadaloy
o nanagahan sa aming kasister na ito na walang ginawa kundi tumungga ng langis. Pinupuntahan ang mga kabrader, ang mga kasister, at ikinikismis ang paana na putol. Galaing ba yan ng isang taong naglulungkod sa Panginoon? At sinasabi sa mga kasister, mga kabrader, yun daw paana pinutol, inilibing doon sa tabi ng aming revelation. Gaganaan ka pa ba na magsimba kung ganyan ang sinasabi ng iyong kapatid sa pananampalataya? Tunay po na ang aming kasister na ito ay busog na sa langis. Ang mga balita kong ito, hindi ko pa nalalaman noong magkaroon ng concert sa Himba. Magkakasama kami, pumunta kami doon. Talaga kong sinasapian ng masamang espiritu dahil ipinarinig niya sa mga kabrader, mga kasister, mga senior ang ganitong salita. Brother Danilo, bigyan mo ako ng 1,000 at ako'y magpapamigay. Ang akala ko naman, nanghihiram. Ang sabi ko, bigyan mo ng 5,000. Dahil ako'y sinasapian na rin ng masamang espiritu, ang sabi ko, pahiram. Bigyan mo rin ako ng 300. E sinasapian ako ng masamang espiritu. Paano hindi ako sasapian? Tinagayan ako ng langis. Brother, sabi ng aking kumpirito, ang ibig niyang sabihin, 1,000 sa kanya, 1,000 sa iyo, 1,000 sa akin. Yung pondong 3,000 na natitira, na hawak ko, ang gusto niya paghati-hatian na natin. Eh bakit yung pondong? Ewan ko, baka aalis na. Yun ang sabi ng aking koordinator. Eh huwag mong ibigay. Talagang hindi ko ibibigay. Kasi ang usapan dito, gagamitin sa gawain. Pagka may concert sa Nueva Ecija, panggasolina ng mga motor na aating. Pag ang gawain sa malayo, tulad ng kuneta, pang-artila ng van. At dadagdagan na lang kung magkano ang kulang. Masama po yata ang loob dahil hindi nabigyan ang aming kasister. Ang espiritu ng Diablo ay gumana na naman. Dahil ang aking coordinator na namatayan ng anak, ang sabi niya, ambag ko na lang yung pondo sa kanya. Tunay ba na yan ay naglilingkod sa Panginoon? Bakit ginagawa niya ang ganun? Kasi punong-puno na ng langis ang kanyang katawan. Ano ang natutunan na aral ko sa nangyaring ito? Ito po ang natutunan ko. Noong panahon ni Elder Bear, ang langis ay banal, pangyarihan, mabisa sa ikabubuti ng tao dahil hawak ito ng mabuting tao. Ngunit ngayon, ang langis hindi na banal, wala ng kapangyarihan, wala ng bisa sa ikabubuti ng tao. Ngunit napakabisa at makapangyarihan sa ikapapahamak ng tao sapagat hawak na ito ngayon ng masamang espiritu o ng Diablo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto niyo maligtas o kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hangganan doon sa paraiso kasama ng Panginoong Hesukristo, kilalanin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. E paano ba makikilala ang kanyang kaharian? Hanapin mo ang mga bagong tao o bagong
kanilang dilalang na ang namamayani sa kanila ay kagandahang loob o pangibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya nananahan dito ang Panginoong Hesus Kristo dahil puro ng pag-ibig. Ito ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po alam niyo na ang kaharian ng Panginoong Hesus Kristo. Unawain niyo at intindihin ang kanyang katwiran. Kung nauunawaan niyo at naiintindihan ang kanyang katwiran, gawin mo, sundin mo, ano yung katwiran ng Panginoong Hesus Kristo? Iyong isigaw sa kanya. O sabihin mo sa kanya ang iyong mga kasalanan. O pagsisihan mo ang iyong mga pagkakamali bago dumating ang araw ng paghakot at kaya na makakamtan mo ang kaligtasan, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal. Tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Maraming salamat.